So ayun, good morning po sa lahat mga katrops at panibagong araw, panibagong vlog na naman. At ayun, dito na tayo sa LP o sa Lucky Farm. Bali ngayong araw, i-update ko lang kayo sa mga halaman dito, sa mga kalamansi gawa ng kami tapusin muna namin yung kulangan siguro, tapos update ko kayo. So yun lang siguro ang maibibigay kong updating sa inyo. So medyo mag-a-adjust muna ako ngayon. Kung saan lang ako nararapat, dun lang muna ako. Kapit tayo mga katrops. Pasensya nyo rin ako sa mga nasabi ko kahapon gawa nung talagang sobrang gigil ko na. So ako yung taong hindi marunong magpigil ng galit, sabi ko nga. Pagka naranakuan kong hindi maganda, sasagutin ko talaga. No, kahit na ika nga nila nasa social media ako, okay lang naman silang mag-comment sa akin ng kung ano-ano. Wag lang nilang sasabihin sa akin na inaabuso ko yung isang tao. Yun ang ayaw na ayaw ko mga katrops, dahil niminsan hindi ko ginawa sa kapwa ko yung mga abuso. O yung sa akin talagang gigil. Saka napuno na rin siguro o naipo na rin. Ayan naman, ayun, sumabog. Kasi sabi ko nga, kung nakikita nila, yun lang tinutulong nila sa amin. Pero yung sakripisyo namin, hindi nila nakikita. Saka isa pa nun, nanonood sila sa kabila doon sa kay Kabadi, pero doon yung mga video namin hindi naman nila napapanood. Totoo naman yung sinabi niya na wala akong karapatan sa LP. So siguro hanggang doon lang yung tama mong sinabi. Pero pagdating doon sa pang-aabuso talagang nag-init lang yung puno ng tenga ko, sobrang galit ko. Kaya kung napapansin nyo, huminto ako rin sa pagbibideo ko dahil talagang nanginginig na yung buong katawan ko. Huminto ako sa motor Huminto ko yung motor gawa nung yun nga. Ayan, ngayon nandito tayo. Si Meltong Vlog nandun sa may kulungan, nag-aayos na ng kulungan. Magkakapilang tayo tapos tutulungan natin siya. Ayan mga katrops, nakayordel, nag-i-spray si Chong, pumipitas ng ano, ng sitaw. Pagpuntaman tayo sa kabilang kubo. Ito yung mga kalamansi rito. Yan na yung size nila. Pataas na. Papabilin na rin ako ng gasolina para madamuhan. Iniikot ko lang sila para ikutin ko sila kung may makukuhang bunga gaya nung malapit na lang mahinog yung iba. So, tingnan natin kung makakarami ba. Tanggal tayo ng baging ng darong kalaban natin dito.
Dalang lang din. So ito mga katrops pag nagpatubig tayo sa pangalawa, sprayin ulit natin yan. Ang daming gagamba, ibig sabihin may nanay. Hanapin natin. Ayun, nakita ko na. Ayun na. Parang si Dixit lang ano. Ayun, ayun. Gamba. Ayun, mga traps. Gawin muna tayo sa kulungan ng kambing. Tatapal ko yung sa likuran niya, yung iero na lang ito. Na? Taas. Yero, ayun yung yero. Tapal na natin dito.
Strong. Kasa ka ba? Pita mo. Sa baba, tapos dito yero lang para ano rin, iwa sa lamig din kasi dito nang gagaling yung hangin, di baling pumapasok na lang dito, meron naman siya sa kandoon. Ito pa. Ito, tali na lang dito. Tapos, suportahan na lang natin naman ito. Buho, ipit.
So ayan mga katrops, yung kulungan ang kulang na lang nito yung pinto. Pinto na lang ang kulang niyan. So yung sa may baba na to, yayerohin to. Ayan. Nalagyan ng yero yan. Ito lang yung magiging siwang niyan. Tsaka itong sa harapan. Ayan. So sa harapan naman, hindi na makakaraan yung kambing dyan. Tapos ito, pinto na lang. Mas masikip kasi rito mga katrops yung mga kambing. Nanyo. Oh. Maliit. So ito, hindi na rin tatanggalin 'to. Pagka merong mga bagong panganak na kambing, pwedeng ilagay diyan. Para hindi sila siksikan. Bumili lang ng diesel para mapatubigan daw nila itong mais. So isang patubig pa raw yan. Tayo naman bukas naman tayo magpapatubig sa mga kalamansi. Nasabayan din natin ng spray kagaya ng ginagawa natin. Tapos hindi pa tayo makapag grass cutter kasi binilang ko 11 pa lang ngayon. Alanganin 11, alanganin kasi yung magiging sabog natin ng pataba pagka grass cutter kagad natin ito. Kasi pagka halimbawa sumabog tayo, patubig tayo bukas, tapos gagrass cutter natin ng 2 araw, o hindi tayo aabot sa 25, may damo ulit yan. Kaya 2 patubig pa para masabugan rin natin. So ayan mga katraps, iwanan ko na sila para oo ne, baka matuloy kami sa gapan ngayong hapon. Ah, bumabaha pala eh. Dara ka, kalayo ah. Baka kahit malay, pupuntahan ko yun. Ay? Hige, magtatanong-tanong din akong dara. Sa mga matatanong lang, ayaw ko meron. Na-message kita. Oo, message ko. Pag-send ka lang kahit mga nasakto. Kagalit ah. Kagalit sa dara ka. Tatlong araw na kami umiikot. Sige. Hindi, de marami naman pala yan dun. Gapasin na natin. Kali na lang pakain natin. Hindi, saka natin pakuko, no? Pagagawa natin lahat na rak. Sige na! So, ayan, mauna na tayong umalis sa kanila. Tapos na rin yung pinipitas. Tapos na rin yung kulungan ng baboy. So paring Carlo nagpapatubig doon sa kanyang mais. So wala tayong gagawin dito. Bukas pa yung trabaho natin talaga. Kaya iniwanan natin sila. Let's go now.
oras kaming nakatraffic, mga katrops. Ayan. Ayan. So malapit na rin naman tayo sa simbahan ng Maligaya. Simba muna tayo. 2 oras, isipin mo. So hindi pa tayo sigurado rito. Alamang magtagal pa rin tayo rito. So ayan yung simbahan, sisimba kami rito. Saka pupunta kami mamaya dun sa maliit na simbahan ng Maligaya. At pagkayari nga namin sumimba, eh, lilibot kami rito at gusto raw maglibot ni Mrs. Katrops. Ah, wala dito ang kaso sa'yo. Wala ang kaso. Oh. Ubat mo. And maraming ano rito yung bilihin. Marami yan, nakapaikot yan, pati doon sa may kabila ron. Meron yan. Hindi ko alam kung yung sa loob, kainan, kung mga kainan. Ay, kung mga street foods. Dati kasi yung set nila, ganun, street food yung sa looban. Puro mga paninda yung mga nasa labas. Ayan, bawal na kasi pumasok dito ang motor dahil sa dami ng taong pumapasok. Bawal na yung mga nakakamotor dito sa loob. Hulihin ka na nila. Kaya dito lang tayo. Lakad-lakad lang. At babalik din tayo kagad gawa nung Masanong ko lang hindi ko Puro ano naman dito, puro laruan. Puro laruan dito. So ayun mga katraps, at kami pauwi na. Hapon, alas 4. Anong oras na, no? Ganun talaga. Saka ito, saka yung kamay ko.